I think last week, no? Actually, I talked to my niece and my nephew and my sister. Sabi ko, how are you there? Kasi I found out na after more than 2 decades, ngayon lang po nagkaroon uli ng earthquake sa New York as in New Jersey. And it's a 5.2 earthquake. Hello? Are you still there? Church, when I'm sharing this to you, hindi po kayo para takutin. I'm sharing this to you because God wants us to be prepared sa kanyang muli pagbabalik. Ayun po ba? Gusto ng Diyos, nakahanda tayo sa muli pagbabalik natin, Panginoon. Amen. Sabi po dito sa Isaiah, yun, 40 verse 31, but those who entwine their hearts with Yahweh, I like the word entwine. Sabi niya dito, those who are entwined their hearts with Yahweh will experience divine strength. Amen? They will rise up on soaring wings and fly like eagles, run their races without growing weary, and walk through life without giving up. Can we just bother and let's pray? Lord, I want to thank you, God. Ikaw mag-orchestra, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, ng itong gawain na ito, Lord. Gamitin mo lamang yung lingkod, Panginoon, bilang kasangkapan mo, Panginoon, as your instrument, God. But Lord God, I pray that you can move, Lord, that you can touch your people, that you can minister. God, I just pray that there will be fresh revelation that will come and speak to your people, God, right now, right here. Even to those people who are watching us in the internet, God. Hallelujah. Lord, katakwin mo sila, Panginoon. Gusto namin maharanasan muli panibagong sigla at kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Diyos. Salamat, Panginoon. Sa inyo po namin binabalik, O God, ang mataas na papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng harap ng Diyos, masabi lang. Yes! Amen. Hallelujah. Ayun. Medyo wala po kasi akong monitor dito. But, God's still good. Amen. Hallelujah. Sorry for that. No? Okay. Okay, when we talk about entwine, as I said, I like the word entwine. No? Binibigkis. No? Sabi dito, to come together and become as one. No? Gusto natin makiisa sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino ang nagdanais na makiisa sa Panginoon sa araw na ito? Amen po ba? Hallelujah. Kanina inaawit natin, no? We need to step out of the grave. Right? Ayaw na natin doon. Sa hukay na yon. Amen po ba? Anong klaseng hukay yon? Hukay ng kahirapan, hukay ng karamdaman, hukay ng pagkakatali ng diablo, ng kadiliman. We wanna get out from the grave. Right? And we wanna entwine ourselves to the presence of the Lord. So, when we entwine ourselves to the presence of God, that's where we experience divine strength. No? Doon tayo nakakaranas ng divine strength. And when we talk about divine strength, doon natin nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? At alam mo, kapag nararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, ano man ang mga pinagdaraanan mo sa buhay, hello, yung pag-ibig ng Diyos, yun yung umaangat sa iyo. That you would not stay from the grave. Hindi ka mananatili doon sa hukay mo. Amen po ba? You will rise up. Amen? You will rise up with your wings and fly on high because you wanna be able to experience the mighty presence, the mighty move of God over your life. Eto po yun. We will experience a divine strength. And what else? Sa ibang translation, when we go into the other translation, sorry, it's not working. Yeah. Okay, in other translation, no? Ito pong entwine, they translated this as a weight. At sa Hebrew word, ang Hebrew word po ng weight here is kaba. No? Hindi po yung kakaba-kaba. Amen? Kaba. No? So, kaba, no? Ito po isang active word that one way that we should be strengthened. Doon tayo lumalakas. Doon tayo tumatatag. Doon tayo nananatiling nakatayo sa gitna ng mga hamon, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga lowest moment natin, doon tayo humuhugot ng kalakasan when we wait upon the Lord. Hello?
Amen? Yun yung pinag-uugatan natin na nakalakasan so that we could mount up with wings as eagle. Lilipat tayo. Hindi tayo mananatili dun sa kalagayan natin. Hindi tayo papayag na ang diablo ay patuloy tayo ilugbok doon sa hukay ng mga pagsubok, hukay ng mga problema, hukay ng mga karamdaman, hukay ng mga kawalan, hukay ng mga kasalanan. Amen? Ayaw natin manatili doon. Kasi we want to be entwined with God. We want to wait, we want to cover with the Lord so that we will be strengthened, so that we will fly on high. And not only that, amen? So, when we wait upon the Lord, it renew our strength. Doon, binibigyan tayo ng bagong lakas. No? What does, when we talk about renewing our strength, it talk about saturating our hearts with the words of the Scripture. Hello? Andiyan po kayo? Doon tayo mas lalong nauuhaw sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Ang salita ng Diyos ang pinaghuhugutan natin ng lakas. Amen? Ang salita ng Diyos ang pinaghuhugutan natin ng katagumpayan. We're singing this song, Victory. Right? We can be victors only when we stand in the Word. Kapag tinatayuan natin salita ng Diyos, kapag narinig mo sa Panginoon, no? Sinabi sa iyo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, get out from your grave. Amen? Tumayo ka! Malis ka rin sa hukay mo. Amen po ba? Because you hear from the Lord. And the Lord is saying, I'm gonna take you up on high. You will soar with your wings. I'm gonna make you like an eagle. And that you'll fly. Hello? Amen? I love that. You know, I've been experiencing that for the past 27 years in my ministry. You know, all these troubles, all these challenges, all this, you know, lowest moment experience, or what we call the valley. Amen? Sino sa inyo nakakaranas ng mga valleys? Amen? You know, be thankful when you are experiencing valleys in your life, because through the valleys you can learn from the Lord. Amen po ba? Amen. You can learn from God and you can be able to hear from God and say, God, while I'm here in my lowest moment of my life, in the lowest elevation, and guess what, church? Ang Panginoon, naging malapo siya sa lowest elevation on earth, no other than in Sea of Galilee, for 38 times. Hello. Yun po yung merong babae na ilang taon na pong for 38 years na siya po ay dinudugo. No one could be able to heal him, her. You can just imagine, siguro, hinanap niya na yung the best doctor in the world, but no one can be able to treat her with her problem. Alam niyo po ba kung ano niya na nakapagpagaling sa kanya? Yung hihipuin niya lang yung laylayan ng aking Panginoon. Hello? Amen? Nandiyan po kayo? Sige, palapan natin ating Panginoon. Hallelujah! Hihipuin lang yung laylayan ng Diyos. Amen? Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoon. Alam ko, gagaling ako. Kaya kanina habang maawit po tayo, I've been declaring, hallelujah, your name is the highest, your name is the greatest. Abati mo. Amen? And you know, church, while I'm singing this song, you know, darkness is disappearing. Hello? Amen? Amen? Hinahalo natin ang kadiliman. Ayaw natin manatili sa kadiliman kasi gusto natin manatili sa liwanag ng Diyos. Amen po ba? Sige, palapan natin ang Diyos. Hallelujah! Okay. Okay, so when we talk about kaba, waiting on the Lord, amen? So we talk about, you know, in other translation, in the book of Psalms 130 verse 5 to 6, it says here, this is why I wait upon you. Ito po sabi ng Psalm 130, verse 5 to 6. This is why I wait upon you, expecting your breakthrough. Amen. Pag-sabi nga po, breakthrough! Yung nagnanais po ngayon na makaranas ng breakthrough sa buhay nyo, pagod na kayo sa kahirapan,
Pagod na kayo sa mga problema. Pagod na kayo sa mga challenges. Pagod na kayo sa mga kasalanan. Pagod na kayo sa kadiliman. Today is the day of your breakthrough. Amen. When you wait upon the name of the Lord. It says here, ulitin ko po, this is why I wait upon you expecting your breakthrough, for your word brings me hope. Pambihira. Yung salita mo nagbibigay sa akin ng pag-asa. I long for you more than any watchman would long for the morning light. Amen. So, church, that is how we grow stronger. Doon tayo tumatatag. Kapag tayo nananatili sa salita ng Panginoon, kapag pinaghahawakan natin yung salita ng Diyos, nilalaaran natin ang salita ng Panginoon, pambihira. Church, doon tayo tumatatag. We grow stronger because of the word of the Lord. Iyon yung nagpapatatag sa atin. Kaya na mga kapatid, amen, kung nga, hindi po tayo babad sa salita ng Diyos. Church, I want you to get up. Get up. In your faith. Amen po ba? Rise up. Amen. It's time for us na magbabad sa salita ng Panginoon. Amen. Don't wait for tsunami to come para lang na manatili ka sa salita niya. Don't wait for the earthquake to come para lang manatili tayo sa salita niya. Don't wait for the end of the world to come para lang manatili tayo sa salita niya. Today is the day of salvation. Amen po ba? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung gusto natin maligtas sa lahat ng pagkakabihag sa atin ng Diablo, ngayon ang araw ng kaligtasan, manatili tayo sa salita ng Diyos. Tayuan natin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? That's where we could have been able to grow stronger in the Lord. Amen? Hallelujah. Doon tayo tatatag. Amen po ba? I love reading the Word every day. You know, when I wake up in the morning, I used to say to the Lord, God, can you please give me a word today that I could be able to hold on to? I know, alam niyo po, for the past weeks, I just felt the mighty move of the darkness is so strong. He's trying to kill us. He's trying to divide even my family. Hello, are you still there? Amen. Tama ko po yun. I've got to the point, even to the point of giving up. Hello. But to the point that I'm started to give up, the Lord is saying to me, never, never give up. I'm not finished with you yet. Hello. Aja ko po kayo? Sabi sa inyo, Panginoon, pipito, hindi pa ako tapos sa'yo. Never, never give up. I'm never finished with you. But I said, God, I'm so tired of all these challenges. I'm so tired of this lowest moment in my life. I've been serving you, God. I've been faithful in serving you for these 27 years. But Lord, I'm tired. I'm so much tired. I'm so much exhausted. But in this moment that I'm crying out to God, yung niluluhod ko sa Panginoon, sabi ko, God, isave mo yung family ko. I don't want the family will be divided. We want my family to be serving you as one. Hello. Amen. Kaya kasama ko po yung family ko. Can I ask my family to please stand up? Amen. Pastor Roberto is here. My daughter Lucy. And my son Kyle is there. Tumutulong ko sa multimedia. Thank you very much. I want my family to be with me in this calling. Alam ko po, tinawag kami ng Lord. Alam ko, yung pagkakatawag sa amin ng Lord, we started from always zero. Pero hindi nagkulang ang Diyos sa buhay namin. Hello? Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kahit na ngayon, dumaraan kami sa matinding trouble ng buhay, matinding challenges ng buhay, pero hindi kami pinabayaan ng Lord. Alam niyo po, isang bagay na sinabi sa ng Panginoon, Pipito, never give up or I am not finished with you yet. Amen? May sabi sa inyo katabi, never give up for I am not finished with you yet. Amen. Hallelujah. At sabi sa inyo ng Panginoon, listen church, ito po yung word sa akin ng Lord. I want you to be stronger. Hello? Hindi pa po kayo? Sabi sa inyo ng Lord, I want you to be stronger. Why? Because I'm gonna use MOJ
I'm gonna use Church of God MOJ here in Japan to bring a massive revival. Ayaw ng Diablo na magkaroon ng massive revival. Hello? Amen? Pero alam niyo po, kapag nagkaroon ng massive revival, healing will take place. Amen? Deliverance will take place. Hello? Miracle will take place. Amen? Iyon po yung massive revival na gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Are you ready? Amen. Amen. Sige, palapan natin ating Panginoon. If you're ready. So church, how can we be able to grow deeper in the Lord? We say, we have to kabah with the Lord. We have to wait. Waiting. When you are waiting on God, you need a listening ears. Kailangan po natin makapakinig sa Panginoon. Tama? Amen? Kapag naghihintay ka, gusto mong mapakinggan ang tinig ng Diyos. That's why communication is very important. Because communication is relationship. That's where we build our relationship with God. When we call upon the name of the Lord, God, napapagod na ako, Panginoon. God, nahihirapan ako, God. God, I wanna get out of this grave. That's where you communicate with God. And you come by with the Lord, you wait on God, and when you wait on God, God is, will be there to speak to you, to strengthen you, to give you the word for you to be stronger. Amen? So, church, we are designed with the power of the Holy Spirit to communicate with Him.